Hopeless romantic ako dahil naniniwala ako sa true love. Hopeless romantic ako kasi naniniwala ako sa happy ending. Hopeless romantic ako kasi naniniwala. Don't you say, oh, I was gonna say that. That's my life. Sorry! Actually, yun. Hopeless romantic kami kasi naniniwala kami sa forever. Magmula nang makilala namin. Look. Sabi nga nila, ito ay para sa hopeless romantic. So, ibig sabihin, ito ay para dun sa wagas ng pagmamahal. Yung news na sinabi sa akin na gagawin na daw, pelikula yung para sa hopeless romantic, syempre yung daw mapaniwala. Parang before, kasi gusto ko magkalibro lang. Parang bonus na siya na naging pelikula pa. Sobrang saya lang, natupad na yung pangarap ko. Kasi fan rin ako ng mga movies. Sobrang kinocomment ko rin naman yung scriptwriter na, wow, nandyan na lahat, kilig, drama, mga hugot, mga feels talaga about sa love. Love makes the world go round. Somewhere out there, meron daw someone na meant for you. Siya si Becca. Romantic. Ano sa Japanese? Ang pangit. Kamo, kamo! Corny mo, ha? Joke lang. Maganda ka nga. At siya si Nico. Ang kanyang Prince Charming. I love you. Love you times infinity plus one. Harutan. Patutunayan kong may forever. Promise? Promise. Ikaw lang. Yung character ko dito, sobrang iba. Compared to top and cross there, they're the typical rich boy, mean, what else there? Angry, bad boy. Brat. Pero si Nico, simple. May respeto siya sa babae. Because the other two, they're so mean to... They're always so mean to Nadine, so... This one, he's a lover boy. He's a mama's boy. Yung character ko naman dito, si Becca Del Mundo. She's also a scholar. Writer siya sa Catalyst, sa school paper. Butihing anak, mabait na ate. But bitter. Bitter. Yun lang problema sa kanya, bitter. Hindi siya makamove on kahit anong gawin niya. Pero paano kung ang kanilang love story hindi happy ending? Break na tayo. Ayoko na. Sabi mo mahal mo ako. Dati yun. Pwedeng magbago. Para maging happy, gumawa ng sariling love story. Ang buhay nila ay buhay ko. Ito ang kwento ko. Kumapit ka, Ryan. Baka malaglag ka. Hindi ko na kailangan kumapit. Nahulog na naman ako eh. Nahulog na ako sa'yo. Ano sabi mo? Kami yung basically character sa sinusulat ni Nadine na story. Parang kami yung, I'd say, fantasy part of the story. Ako si Maria. Si Maria naman is that beautiful, kind-hearted na matalino na girl sa school. And she's just like every teenager out there na naniniwala sa happy ending. But the thing is, parang ako lang, takot siyang mag-love. She's afraid because she doesn't know what to expect. And then she meets Ryan, who will make her believe in love. Si Ryan naman, si Ryan ay isang hopeless romantic. He's the type of guy na ang dami niyang iniisip, ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang gustong sabihin, pero natatakot siya. He doesn't know how to say it, yung love story ni Ryan tsaka ni Maria. Hindi nila alam paano sabihin sa isa't isa yung nararamdam nila. He's really shy and he's a nice guy. Makikita mo pa ba ang iyong happy ending? Maria! Ryan! Ryan! Pwede mo bang i-rethink yung ending ng story mo? Masyadong malungkot eh. Huwag kayong umasa sa happy ending. Hanggat hindi pa happy, hindi pa yon ending. Becca! I still love you. Nico, tama na. Huwag mo nang paglaruan ang feelings ko. Siguro kapag natutunan mo nang mahalin yung sarili mo, yung aral na gusto kong sabihin sa libro, na yung love hindi lang naman siya between dalawang tao na nagmamahalan romantically. Meron friends, family. So nakakatuwa kasi dun sa storya, dun sa movie, may element ng pamilya, may element ng kaibigan, and ayun, hindi lang siya basta-basta love story ng dalawang tao. Kapag ka hindi ka pa happy, hindi pa yun ending. So ang tanong, kailan ka magiging masaya para malaman mo kung ano ang katapusan? It feels so good to be in love. Mahal kita. I think it's a
such a beautiful feeling to love. But it's also scary because you don't know what to expect, but that's what makes love also exciting. To me, love is being accepted. Love is yung kahit yung iba-ibang side mo, yung galit, yung masaya, yung hyper, it's being accepted for all of that. And that's a great feeling, no? Being accepted by someone that you love as well. Hanggat hindi pa happy, hindi pa yun ang ending. Agree. But yeah, but that's the main lesson in the movie. Mainly, don't give up. If you're really in love and you really believe in it, don't give up. Main love sa dalawa sa pinaka-aabangang love teams ngayon. Guys, don't miss Para sa Hopeless Romantic coming out on May 13. Kasama din namin dito si Julia Barreto, Inigo Pascual, at si Jetten by Marcelo Santos III. Iniimbitahan namin kayo na manood ng Para sa Hopeless Romantic. This is gonna be shown on May 13. Yes, directed by Direk Andoyer and I on their Star Cinema and Viva Films. Para sa Hopeless Romantic! Directed by Andoy Ranay, May 13 in cinemas nationwide. Go!